malaki ang papel ng aquaculture sector upang maging sapat ang supply ng isda para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa taong 2018, ang sektor ay nag-ambag ng 2.3 million metric tons sa kabuuang sektor ng pangisdaan. Ito ay mas mataas ng 2.98% kumpara sa nakaraang taon. Upang mas palaguin pa ang industriya ng aquaculture sa Pilipinas, ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pumili ng 5 pangunahing aquaculture commodities na malaki ang potensyal para mas umunlad pa ang industriya. Ang mga ito ay ang bangus, tilapia, hipon, shellfish, at seaweeds. At bilang suporta sa pagbahagi ng teknolohiya ukol sa mga nasabing produkto, ang BFAR sa pamamagitan ng kanilang information unit ay gumawa ng mga techno videos na madaling sundan para matuto at kumita tayo. Kaya't halina at panoorin natin ito. Ang mga shellfish tulad ng mga tahong at talaba ay isa sa mga importanteng aquaculture commodities ng Pilipinas. Ito ay kabilang sa mga murang pagkain na mapagkukunan ng protina ng mga Pilipino. Bukod dito, maraming mga tao na nakatira sa mga baybaying dagat at sa mga kailugan ay umaasa dito para sa kanilang pangkaragdagang kita. Ngunit sa kabila nito, hindi gaano karami ang mga nag-aalaga nito. Sa mga nagdaang taon, 25,000 tonelada lamang ang naproduce ng ating bansa. Kaya naman, isa ang shellfish sa mga napili ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pagtuunan ng pansin upang mapataas ang produksyon nito at makatulong sa mga mangisda at mga mamamayan na nais na magkaroon ng karagdagan na mapagkakakitaan. Maraming mga klase ng shellfish, ngunit karamihan ng mga inaalagaan sa Pilipinas ay ang tahong at talaba. Ang mga ito ay nabubuhay sa tubig alat at tubig tabsing. Sila ay mga filter feeders na kumakain ng mga plankton at iba pang mga maliliit na hayop na nasa tubig. Kaya naman, ito ay nabibilang sa mga pinakamadali at murang alagaan na fisheries commodity. Upang makapagsimula, mainam na pumili ng lugar na may mababang mga alod. Malapit sa mga lagusan ng ilog, may alat na 27 hanggang 32 ppt. Mainam din na kung ang tubig ay berde. Ito ay may indikasyon ng dami ng plankton sa pagkain ng mga tahong at talaba. Siguraduhin din na may lalim ng 3-7 metro. Kung maaari ay may presensya na ng mga tahong at talaba na maaaring pagkukunan ng spots o larvae upang mas madali makakuha ng alagaan ng mga shellfish. May 2 paraan upang makakuha ng spot. Maaaring magtungo sa mga iba't ibang hatchery at nurseries tulad ng BFAR, SIFDEC, at mga pribadong mga kumpanya. Ang pangalawa ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng spot collectors. Mainam lamang na malaman natin mula sa regional BFAR offices at PFOs ang panahon ng spotfall sa ating lugar. Maghanda ng 30 cm ng mga plastic packaging strip at magbugkos ng mga 10 piraso nito gamit ang tali. Gumawa ng 150 spot collectors. Maghanda ng mga kawayan at ibaon ang mga ito na may pagitan ng 3 metro.
maglagay ng kawayan na pagsasabitan ng mga spot collectors. Isabit ang mga ginawang spot collectors na may pagitan ng 25 sentimetro. Siguraduhin na ang mga collectors ay hindi sasayad sa ilalim. Makalipas ng isa hanggang 2 linggo, tignan ang mga spot collectors kung may mga dumikit na tahong at talaba. Kapag may 70-85 na spot kada isang plastic strip, maaari na itong ilipat sa floating raft. Maghanda ng 7 na 7 metro na kawayan at 15 na kawayan na may sukat na hindi bababa sa 5 metro. Ilatag ang 15 kawayan na may sukat ng 5 metro na may distansya na 0.5 meters. Ipatong ng pahalang ang natirang mga kawayan na may distansya ng 1 by 0.25 by 1 by 1 by 0.25 by 1 meter. Gamit ang makapal na alambre, itali ang mga kawayan sa mga duktungan ng mga ito. Maglagay ng mga silyadong plastic drums sa 4 na bahagi kung saan may 0.25 na distansya ang mga kawayan na pahalang ng ating floating raft. Gamit ang mga polypropylene ropes, itali ng mahigpit ang mga plastic drums sa kawayan. Pagkatapos ito ay maaari na itong dalhin sa lugar na pagpapalakihan ng ating mga tahong o talaba. Maglagay ng mga angkla upang hindi maanod ang ating floating raft. Kapag may sapat na ng dami ng spots, ilipat ang mga spot collectors sa grow-out floating raft. Isabit ang mga ito sa kawayan na may pagitan ng 0.5 metro. Siguraduhin na may sapat na haba ang mga tali upang hindi sumayad sa ilalim at hindi din ito umibabaw. Pagkalipas ng 4 hanggang 5 buwan ay maaari na natin itong i-harvest. Siguraduhin na gumamit ng mga guwantes upang hindi masugatan ang ating mga kamay. Iangat ang mga tahong at tanggalin ang mga ito mula sa mga plastic strips. Itabi ang mga plastic strips upang magamit uli sa mga susunod na cycles. Ilagay ang mga tahong sa mga plastic drums o mga sako at dalhin ang mga ito sa merkado. Sa pag-aalaga ng mga shellfish, mangangailangan tayo ng 24,000 piso. Pagkatapos ng 4 na buwan, ay maaari tayong makapag-ani ng 1.2 tons o mga 30 sako. Kung maibibenta natin ang mga ito ng 900 kada sako, maaari tayong kumita ng 3,000 sa unang cycle at 27,000 sa mga susunod na cycle. Kung tayo ay makakapag-alaga ng 3 beses sa isang taon, maaari tayong kumita ng 67,000 piso sa unang taon at 81,000 piso sa mga susunod na taon. Ang mga floating rafts ay maaaring gamitin hanggang 10 taon. Kung kayo ay may mga katanungan o nangangailangan ng tulong teknikal, maaari kayong makipag-ugnayan sa National Integrated Fisheries Technology Development Center sa Tagupan, Pangasinan. Maaari din makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BFAR Regional Office o Provincial Fisheries Office.